Justice Carpio sa kalagayan niya ngayon, hindi na siya neutral. Mm-mm. Hindi na siya independent. Kasi meron siyang presidente na talagang sinusuportahan sapagkat yun ay nanggaling sa kanilang krusada at gustong-gusto nila talagang manalo yung kanilang presidente. Oh. Ngayon, dahil malakas ang Bongbong Marcos sa survey, gagawa't gagawa ng paraan yan, kahit ano pa, para lamang magkaroon ng epekto. Mm-mm. At maring mabawasan yung epekto ng mataas na survey. Mm-hmm. Ng Bongbong Marcos. Nilinawin lang natin na nagsimula yung usapin na yan dahil nga sa pinasimulan niya sa kanyang kolom sa Philippine Inquirer. Opo. Pero yung kolom na yan din, limitado lamang yung pagsasabi niya na yung Section 12 ng Omnibus Election Code na kung saan na para ma-disqualify ng COMELEC ang isang naglalayo na tumakbo sa anumang opisina na siya'y ma-disqualify kapag siya ay hinatulan ng isang krimen involving moral turpitude. Ngayon, nung mapansin ni Justice Carpio na mukhang sablay yung kanyang pananaw doon, pinipilit niyang idinadagdag yung provision sa ating National Internal Revenue Code, dito, yung tax code natin. Kung hindi ako nagkakamali, yung Section 253, paragraph C. Narating ko siya minsan at ini-interview yata siya ng isang yung isang anchor ng Napasarang Network. Oh, ano, narinig ko yung ilang bahagi ng interview na yon na sabi niya, kung hindi man siya pwede kanyang banatan dun sa Section 12 ng Omnibus Election Code, oo, pwede pa rin siyang banatan kanya dito sa Section 253, paragraph C ng ating tax code. Ayun, opo. Ano, bago-bago siya ng ano, pabago-bago siya ng patakaran eh. Mm-mm. Nasabi ko na nga sa'yo, unang-una dahil dyan eh, nagmula sa, ano sila eh, sila yung founder ng isang bayan nata dyan, ano? Opo. Meron pa siyang abogadong kasama yata ang nagsasabi tungkol dyan. Ang hindi nila, palagay ko naman si Justice Carpio dyan sapagkat yan naman ay galing sa Supreme Court. Alam naman niya eh. Alam naman niya itong pinagmumulan nito eh. Pati yung sinasabi niyang section 253C. Opo, oo. Oo, kasi kung ito 1997 case dyan, at nandun pa naman siya sa Korte Suprema nung panahon na yon. Eh alam naman niya doon sa kaso ng Republic of the Philippines versus Ferdinand Marcos II. Ito si Bongbong dyan, ha? Opo, opo. Ito yung GR number 130371 at saka GR number 130855. Ito ay August 20, 2009. Ang sabi rito ng Korte Suprema, the failure to file an income tax return is not a crime involving moral turpitude. So malinaw yun dyan. Parang mental dishonesty na lang on the part of Justice Carpio na ipipilit pa niya na mayroong moral turpitude. Pinipilit niya na hindi raw yung failure niya to file an income tax is moral turpitude. Alam mo, ang magpapaset dyan, Korte Suprema, si Justice Carpio, unang-una, wala na siya sa Korte Suprema. So, kung ano man ang opinion niya, huwag niya nang ipilit. Ano? Uh-huh. Ang maliwanag na maliwanag dito, si Bongbong Marcos, hindi na-convict ng moral turpitude. Ngayon, kung gagamitin niya yung Section 253, paragraph C, apo, lalo siyang mamamali dyan, alam mo? Kagano bakit po? Hindi pwedeng gamitin yan kasi para magamit mo yung Section 253, paragraph C, dapat yung ruling ng Court of Appeals, maximum ang penalty. Hindi maximum ang ginawa ng Court of Appeals dyan. Uh-huh. Ang penalty binigay kay Bongbong Marcos ay fine lamang. Opo, pinagmulta na lang siya. Yung accessory penalty ng imprisonment, hindi ginawat kay Bongbong Marcos dyan. Mm-hmm. Liwanag ito na kapag ginamit mo yung 253, merong maximum penalty yon. Kapag yung korte hindi niya binigay yung maximum penalty, ibig sabihin, hindi mo gagamitin yung accessory penalty. Uh-huh. ng disqualification of public office. Yun ang maximum kasi dyan eh. Apo. Alalahanin mo,
At ito naman, alam ni Justice Carpio, ulit-ulitin ko sa kanya, kung naguguluhan siya between the revised penal code at saka yung special law, itong National Internal Revenue Code, special law ito, Jen. Ayun, opo. Sa mga kapatid, kung yung special law na naggagawad ng maximum penalty ay hindi ginawad ng Court of Appeals, hindi mo gagamitin yung Section 253 na under section, under paragraph C. Ito, masyadong basic ito, Jen, para ipaliwanag ko mismo kay Justice Carpio. Kaya natin sinasabi, alang-alang na lang sa kapakanan ng mga taong bayan dyan. Opo. Lalong-lalo na sa iyo dyan na medyo ninenervyos ka. Yung taong bayan na kagaya ko rin, siyempre kakabakaba ng... kakabakaba ko. Oo, akala ko naman napatapang na kita sa maraming panahon na tayo magkasama sa programang ito. Pero dumarating din pala ang pagkakataon. Opo. Na kinakabog pa rin ang dibdib mo. Ano, ha? Hindi naman kita masisisi sapagkat sila naman ay naglingkod sa Korte Suprema. Ay, opo naman. Maliwanag na maliwanag dito, yung independence nila, yung probity at saka yung kanilang neutrality, hindi na mapagkakapitan ng taong bayan yan kasi sila ay talagang sumusuporta na sila sa isang kandidato at hindi si Bongbong Marcos. Uh-huh. Kaya kung ano sasabihin nila, will always be treated with a grain of salt. Ang pinakamabuti, ngayon, nakita mo siguro, mayroong isang abogadong nagsabi, kung naniniwala sila dyan na either sa dalawa, yung sinasabi nilang moral turpitude, opo, at saka yung section 253 ng tax code, either one kanya can already be used to disqualify Bongbong Marcos. O di tama na sana doon. Pero yung isang abogado, ang ipinipilit niya, kailangan kanyang manalipay kanya yung decision ng Court of Appeals. Alam niya kasi na yung decision ng Court of Appeals ay yun ang talaga yung ano, yung final and executory. Wala siyang ginawa na conviction na moral turpitude at hindi rin niya binigay yung maximum penalty. Uh-huh. Kaya ang nakikita nila diyan, yun ang talagang kalaban nila, yung decision ng Court of Appeals. Ang pinipilit nila ngayon, aba, kinakailangan nating inalipay yung decision ng Court of Appeals. Nakakita ba na pupunta na naman sila sa argumento na ang akala mo ang taong bayan ay mangmang. Alam mo, yung nagsasabi ng ganyan, katulad ng kamukha nung naging chairman ng COMELEC, itong taong ito, sa pagka mayroong may mga issue na bumabangon sa ating lipunan, magtataka ka, bigla na lang makikisangkot kahit hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan. Uh-huh. Di ba? Isip-isipin mo, kinakailangan daw baguhin yung ruling ng Court of Appeals. Paano mong gagawin yun? Dalawang bagay ang maaari mong kasangkutan doon na mali. Unang-una, meron tayong doktrina sa immutability of judgment. Opo. Sa yun, hindi mo na kayang baguhin ang isang desisyon na naging final and executory. Lalabagin mo ang doktrinang yun dyan. Uh-huh. Okay, tandaan mo dyan ha, para hindi ka kinakabahan. Sige po. Hindi na nila pwedeng baguhin yung ruling ng Court of Appeals sapagkat lalabag sila sa doctrine of immutability of judgment. Uh-huh. Ang pangalawa ay yung doktrina against double jeopardy. So dalawa ang babanggain nila dyan. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng baguhin ang desisyon ng Court of Appeals dyan. Uh-huh. Narinig ko pa yung panayam sa kay Attorney Carpio. Sabi niya hindi. Kung ito ang niya ay nahatulan ba? Kinakailangan na niyang magkaroon ng, para ito'y mawala at may balik sa kanyang mga karapatan, ba, kailangan na niya ng presidential pardon. Para kinakailangan na niyang ma-pardon ang dating Senador Bongbong Marcos. Ganitong-ganito rin na niya. Kasi ako pa nga niya ang nagpasya doon sa kaso nung halos Jose, sabi ni Justice Carpio. Kaya... Ganito natin dyan. Ano, tawagin mo siya, sabihin mo kung pwede siyang mag-zoom dito sa ating ano sa ating programa para naman kahit mga ilang tanong lang matanong ko naman siya, di ba, para para malinawan natin kung saan siya nanggagaling, di ba? So kasi medyo naililigaw niya yung ibang mga kababayan natin. Hindi lang naililigaw dyan. Kung minsan, inenervyos yung iba, katulad mo. Nako, siyempre po. Alam niyo naman, minsan po, mga ganyang bagay. Kumbaga, nakapagpapahinto ng aming oras. Ano, totoo ba kaya ito? Kahit tayo po nang discussin ito dyan, alam sa ayaw lang kitang kabahan. Opo. Hindi ko naman papayagan nakakabahan ang partner ko sa aking program. Matagal na tayo magkasama. Opo.
kinakailangan iukol ko yung maraming panahon para lang maibalik ko yung kumpiyansa mo. Oo. Ha? Sa ating mga pinag-uusapan at hindi ka kailanman kakabahan o maililigaw ng kahit sino. Kahit nagsilbi pa siya na Justice ng Korte Suprema. Uh-huh. Di ba? Ayun. Eh mukhang kasi, well, alam niyo naman ko, mukhang may campaign bukod doon sa mga ganyan, eh mukhang naiha-hype din po sa iba't ibang mga pahayagan, sa mga radyo, telebisyon, para kumbaga, i-hype yung kanilang ganung mga pananaw kong na... Well, again, kasi ginagamit nila yung kanilang nalalaman na technicality ng batas. Kasi yung 253 din, yung section 253, tatlong uri ng paglabag ang binabanggit doon. Okay. Yung isa yung sa fraud, pangalawa yung falsity, pangatlo yung omission. Mm-hmm. Yung kay Bongbong Marcos, nandun yung pangatlo yung omission lang. Hindi kasama yung fraud, hindi kasama yung falsity. Doon nila pinipilit na ikapit. Eh wala nang fraud at wala nang falsity. Kaya nga sabi ng Court of Appeals, fine lang. Ayun. Kaya pinain siya dahil sa failure to file. Hindi yung fraud, hindi yung falsity. Mm-mm. Kaya ang sabi ng desisyon sa ibang banggit at kinote yung ibang bahagi ng pagdidesisyon ng Korte Suprema, sabi niya, hindi po pwede kanyang maging moral torpedo yung omission to file. Kasi sabi niya, yung lang act of omission is already a violation. Opo. Ganon ipinaliwanag ng Korte Suprema. Walang moral torpitude kasi yung pag hindi ka nag-file, violation na yon, sabi niya. Uh-huh. Hindi kasangkot. At kinakailangan, sabi niya, ihiwalay mo doon sa bahagi ng falsity at saka yung fraud. Yun, pinagsasangkot-sangkot niya. Kumbaga sa luto dyan, ginawa niyang kari-kari. Para ngayon, iligaw at linlangin yung mga taong nanonood at nakikinig. Opo, lalo nga, ano ba, sa kagaya naman namin to, wala naman kaming alam gaano sa batas, ano? Kaya pagka sila nagpaliwanag, gaya nung binabanggit nyo nga po ko, ano? naisulat ko nga dito sa aking cellphone ko, basahin ko na lamang doon sa bahagi ng, ano, doon sa public officer, ano? Nakalagay kasi dito, if he is a public officer or employees, the maximum penalty prescribed for the offenses shall be imposed and in addition, he shall be dismissed from the public service and perpetually disqualified from holding any office. Tama, yung maximum penalty na yan, hindi ni-recognize ng Court of Appeals. Ayun. Ang binigay na nakaparusa ng Court of Appeals, fine lang. Mm-mm. Hindi idinagdag yung perpetual disqualification from office. Opo. Walang ganun eh. Kaya nga pinipilit nilang baguhin yun, pinananalify nila yun. Oo. Sapagkat alam nila, sablay ang kanilang mga argumento dyan. Nako. Sapagkat ang ating tax code, a special law, at ang revised penal code, ay ito yung general law. Mm-hmm. Inaakala nila kasi na yung accessory penalty, kinakailang ikapit mo. A special law ito dyan eh. Hindi in-appreciate ng Court of Appeals. Ang sabi ng Court of Appeals, fine lang. Uh-huh. Okay, iba sana yung nangyari kung halimbawa, aside from the fine, nilagay niya and perpetual disqualification from public office. Nilagay ba ng Court of Appeals decision yun din? Mm-hmm. Hindi. Uh-huh. O, tapos ang boxing.